Magandang araw sa inyo mga suke. Ngayon naman ay ipakikita ko sa inyo kung paano magluto ng Blue Marlin Belly Steak. Yan. Tinanggal ko po yung mga belly dun sa tindahan ko kanina ng more than 23 kilos na Blue Marlin. Yan, puro po belly yan. O yan, yan po yung isang part nung aking nabili kanina na 23 kilos na isang isda, isang Blue Marlin. Diyan po galing yung mga part na yan ng Blue Marlin. Yan po ang pinakamasarap na steak, yung belly. Napakalambot po niyan at mas masarap kaysa dun sa parting katawan ng Blue Marlin. Siyempre, unang-unang gagawin natin yung sauce na pagbababara natin ng belly. Unang-unang kailangan natin, siyempre, kailangan natin ng kalamansi. Siguro, mga 7 pirasong kalamansi. Kung wala naman kayong kalamansi, pwede naman gamitin nyo ay suka. Basta yung branded na suka, yung kasi mas sarap yun. Hindi puro asim lang, may sarap yun. So, meron man akong kalamansi, kalamansi ang gagamitin ko. Huwag nyong isasama yung buto para pagka niluto natin ay hindi pumait. Sunod po, lalagyan natin ng toyo. Siguro mga 1/4 cup lang yan. So, ito, nilagyan ko ng paminta. Siguro mga kalahating kutsara. Lagyan din natin ng oyster sauce. Kung wala, pwedeng wala. Pero mas masalap siyempre meron. Isa yun sa nagpapasarap. Asukal, lalagyan din natin. At finally, isang buong ulo ng bawang na ginayat. Ayan. Haluin natin para madaling matunoy yung mga ingredients. Ngayon, ibababad na natin yung mga belly ng Blue Marlin. Kailangan ma-marinate natin ng paigi. Siguro mga 3 minutes up to 5 minutes. 3 hours up to 5 hours. Kung meron naman hindi naman kayo nainip, may ulam naman kayong iba, pwede kahit kinabukasan mo na iluto. Ay tulad ngayon, eh nagluto pa lang commander ko ng masarap na pagkain, kaya bukas ko na iluluto to. I-marinate ko yan overnight. O yan, ang mga niluto ng misis ko. Alangan namang tanggam pa ito. Eh alam nyo ba yung magaling din magluto ang misis ko? Yan, at masustansya pa. O ito na uli, mga suki. Tatanggalin na natin sa pinagbabaran yung belly. Tanggalin niyo yung mga bawang na dumikit para hindi masunog pag pinirito. Ayan. Magpainit tayo ng kawali. Ang ginamit ko dito yung sizzling plate ko kasi lapad na lapad yan. Lagyan lang natin ng konting mantika, yung halos mababasa lang yung buong lutuan. At lalagyan ko to ng butter. Grated butter ang ilalagay ko para mas madaling matugna. Ayan. Once natunaw yung butter, pwede nating ilagay yung Blue Marlin Belly. Ayan. Medyo medium lang yung apoy. Kaya ayaw mo natin medyo masunog talag yung belly. Kasi medyo painit yan yung pagkutuan yung sizzling plate. Basta mainit yan, mas mainit yan kaysa kawali. Itinaob ko para mas ma-absorb niya yung butter. Ayan. Nilagyan ko rin ng yung sealing pandinugan para mas bumango yung belly natin. Binaligtad ko na para yung kabila naman.
Hindi sunog yan, yan ay dahil lang noong toyo na nakakapit sa laman ng belly. Okay. Hanguin na natin at i-set aside muna natin. Mukhang mapwede na eh. Huwag na nga lagyan ng sauce, pwede na yun eh. Ay, pero siyempre, mas masarap pag may sauce. Doon sa pinagbabara natin, tinanggal ko yung bawang. Yun na rin ang gagamitin natin pang isa. Kasi napakarami, no? Pag pinagbabara pa natin. Yan, kita nyo. Binasa ko muna yung kawali. Tapos lalagyan uli natin ng butter. Green-greet ko lagi para mas madaling matungan. Pero yung apoy, dito nyo, baka biglang masunog ang ating niluluto. Yan, nilagay ko yung bawang. Siyempre, haluin. Haluin ng haluin para hindi masunog. Yan. Tapos ilalagay natin yung sibuyas. Sabay na natin yung bell pepper. Haluin ng haluin. Yan. Sige. At yung sabon ng pinagbabara natin, yan din ang gagawin natin. Sauce. Haluin natin ang haluin yan. Unti-unti natin ilalagay ang blue barley. Mga suke, dapat kung marunong kayong magluto ng papaganito, mas mainam. Huwag yung mahaluin. Kasi pag madudurog yung isda, paganyan-ganyan lang para hindi masunog. Para lang namang nagtatahip ng bigas. Yan. Ganyan-ganyan lang. At hintayin lang nating maiga ang sabaw at ayos na yan. Kita nyo? Lumilipat. Ayan, kita nyo? Paluto na. Kunting minuto na lang. O yan, luto na nga. Inilagay na sa plato. Yan. Sige, patas natin maigi. At ilalagay natin sa ang sauce ay babaw. Shoutout nga pala dun sa aking anak na panganay na engineer na nasa Paranaque. Dun siya naka-assign. At si Robert Daniel Tripoli. Engineer Robert Daniel Tripoli. At doon sa asawa niya na nasa Laguna, engineer din po. Parehong mga pasado yung mga yan. Mana sa akin yun eh. Ayan. Hindi sila makaka-uwi nitong weekend. Kasi, kwa? Marami silang trabaho. Ayan, nalagyan natin ng pipino. Kasi, masarap itong kakumbine ng isda. Ayan, inilagay natin sa tabi para may konting decoration. Kita niyo naman. Okay. Ito na. Judgment. Titikman na natin ng ating, ano, ng ating nilutong blue marlin. Kita niyo, shiny yung labas dahil ng butter. Ayan. Tapos yung loob niya, juicy. Juicy, malambot. Ayan. Yan ang paborito kong steak, blue marlin belly steak. Pikiman na nga. At maya-maya kakain na kami. At siguradong ano, napaparami na naman ako ng kain ng isda. Kasi bawal sa akin sobrang daming kanin. Masarap daw.